Kabayan, welcome back sa Beast TV. So nagbabalik na naman tayo para sa isang umatikabong kaalaman patungkol sa mundo ng construction. Ayan, sa mundo ng stress, ika nga nila. De, biro lang. Dito matututo kayo ng tama sa mali sa construction. Kaya huwag kayong mag-alala kabayan at magiging stress-free kayo pag nagpagawa kayo ng bahay niyo at kapag nanood kayo sa Beast TV. So let's start! Kabayan, marami sa mga kapwa natin ang excited sa pagpapagawa ng sarili ng mga bahay, di ba? Kumbaga, isa kasi siya sa malaki accomplishment mo eh. Pero kabayan, para makamit tong success na ito, syempre, dapat at the same time, tama ang pagpapagawa mo sa bahay mo, di ba? Tama, in a sense, na dapat may quality. Kasi marami tayong mga kapwa natin na kumakagat sa mga ideya na pagpapagawa ng sobrang mura na bahay. Kapag ganito kasi kabayan, magtaka na tayo. Kasi kung imposible talaga sa ganung presyo at may himala na mag-offer sa'yo na kaya yan sa sobrang babang presyo, aba kabayan, mag-iingat ka na. At tatalakayin natin kabayan yung isa sa common na ginagawa ng mga nagre-representa na sinasabi nilang kaya nila gawin yan. Based sa observation ko kabayan, ang common na ginagawa nila ay yung interlocking. Ito ang pag-uusapan natin ngayon kabayan, interlocking. Pero walang poste. So talakayin natin kabayan kung ano nga ba ang interlock. Usually ang interlock, ito yung isang paraan sa pagkakalatag sa CHB kung saan alternate ang paglalagay na parang tinatahe yung CHB. Ang tanong, epektibo nga ba to? Pwede siya kabayan kapag ang CHB mo ay load bearing o jack built. Run through lang kabayan ha. Ang ordinary CHB at jack built CHB magkaiba yon. Ang ordinary CHB walang graba. Ang jack built CHB may graba. So ano mas matibay? Syempre yung jack built. Kasi 'di ba, ang components ng isang kongkreto ay gawa sa semento, graba at buhangin na may bakal at tubig syempre. Pero ang ordinary CHB walang graba. So hindi mo siya pwede konsidera na matibay, kabayan. Panoorin niyo kabayan yung episode 2 para mas maintindihan niyo yung difference ng dalawang CHB. Inexplain ko 'yun doon ng buo. Kaya delikado ang ordinary na CHB gamitin kahit mag-interlock ka pa, kabayan. Delikado siyang gamitin as haligi ng bahay. Kasi isang sample pa lang na delikado siya. Subukan mong ibato ang CHB sa sahig gamit ang kamay mo. Mababasag agad yan, kabayan. What more kung sumaluyan ng bubong ng bahay mo, di ba? Kaya kabayan, kahit anong teknik pa ng paglalatag ang gawin tulad ng interlock, kapag ang ordinary CHB ang gamit mo, useless yun. Delikado. 100%. Itataya ako ang lisensya ko. Magbibigay ako sa inyo isang simpleng example, kabayan. Ihalin tulad natin ng CHB sa isang wafer. Yung wafer na chocolate. Tapos, subukan nyo ilatag siya ng interlocking. Sige. Diba? Tapos, pipiin nyo ng kamay nyo. Ano mangyayari? Di ba mapipipi siya? Kasi, wala talaga sa teknik ng paglalatag yung kabayan. Kahit interlock pa yan. Nakasalalay yan dun sa materyales na gagamitin mo bilang haligi ng bahay mo. Kaya ang pinakapayo ko talaga kabayan, ang conventional na buhos ng kongkreto talaga. Buhos ng poste. Or pwedeng jack built kabayan, pwede. Basta tama lang dapat yung paglalagay mo ng bakal. Isa pa pala kabayan, ang pinag-usapan pa lang natin yung bigat. What more, daanan pa yan ng bagyo or lindol. So ano na mangyayari dun sa interlock na ordinary CHB? Wala talaga, tutumba kabayan. Delikado. Kaya wag na nating ipilit kabayan dahil buhay ng tao ang nakataya sa pagre-risk natin ng ganitong sistema. Hindi tayo mapapamura dahil ang buhay ay walang presyo, okay? Para pala sa mga gustong gumamit ng jack built kabayan, ito ang suggestion ko sa inyo. Sa mga kanto na gagawa nyo ng jack built, lagyan nyo ng 3 pieces ng 16mm na may anilyo per layer nung load bearing CHP or yung jack built. Yung anilyo mo pa letter L kabayan, kumbaga aakapin niya yung tatlong 16mm na kinabit mo. Ito yung mag-aak na parang haligi ng bahay mo.
Bigyan ko kayo ng quick background ng difference ng presyo ng ordinary CHP tsaka ng jack built para magka-idea kayo. Ang ordinary CHP, ang presyo niya ay 12 to 17 pesos per pieces. Per piece. Tapos ang jack built naman umaabot sa 23 to 30 pesos per piece. Kaya siya mahal, kabayan, kasi again, meron siyang graba and matibay siya kumpara sa ordinary CHP. So overall, kabayan, mas maigi nang mapamahal tayo ng unti sa pagpapatayo ng haligi ng konkretong poste kesa pagsisihan natin na gumiba ang buong bahay. Kasi uulit tayo sa simula, umpisa sa gastos, di ba? Magkano lang bang magagastos sa pagpapatayo mo ng poste? Roughly, ang pagpapagawa ng poste, kabayan, 6 to 8K lang. 6 to 8K pesos. Meron ka ng poste, meron ka ng footing. Di ba? Wala pang risk. So ayun, salamat sa pagsubaybay, kabayan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Comment down below kung may mga tanong kayo about sa construction or sa jack build. Willing akong turuan kayo kung paano yung gagawin. Basta huwag lang kayong gagamit ng interlock na ordinary CHP. Hindi talaga yan gagana. And a big thanks to Sir RJ Sebastian sa walkthrough niya na napakaganda. Salamat. Visit nyo yung channel ni Sir RJ Sebastian Builders para sa magagandang walkthrough na pwede nyo mapanood. So hanggang sa muli, mga kabayan, sa Beast TV. Maraming salamat.